Paano malaman kung gawa na ang ating national ID? At paano naman natin malalaman kung saan tayo mag-a-apply kung sakaling wala pa tayong national ID o digital ID? Tara, turo ko sa inyo. Unang-una, ang PSA ay tumatanggap na ng mga walk-ins para sa mga magpapa-register. Okay? So kung sakaling hindi pa kayo nakaregister, pwede na kayong pumunta. At mamaya, papakita ko lahat sa inyo ang mga pwede niyong puntahan. So, paano tayo mag-verify ng ating national ID? So, mula sa ating browser, type nyo lang yung https://national-id.gov.ph. And then, mula dito, makikita nyo na yung get digital copy of your national ID. So, ang gagawin nyo lang, mula sa screen na to, i-enter nyo lang yung mga details, yung first name, middle name, last name, at saka date of birth. Yung huling-huli, yung national ID number ay pupwedeng wala. Yung receipt na binigay sa inyo nung nag-register kayo at since na maliit lang yun, minsan nawawala. So, option na lang yan, pwedeng wala. Okay, so i-click lang natin yung continue. And then mula dito ay kung meron kayong record, lalabas na kaagad yung inyong digital ID. Okay, so kung wala, sasabihin sa inyo na error or hindi pa kayo nakaregister. And then, ang ituturo ko naman sa inyo ay kung saan tayo mag-apply at paano tayo kukuha. So, anong kailangan nyo nang gawin pagka wala kayong record na nakita doon sa inyong search kanina? So, ang gagawin na ngayon natin ay bibigay ko sa inyo ang mga list ng registration centers kung taga saan kayo, kung taga NCR. Hanapin nyo lang dyan yung inyong location. And then, mula doon sa inyong location, itype nyo lang yung list of registration centers mula kay Google, okay? So, makikita nyo na yung inyong exact location. So, marami po yan hanggang Luzon, Visayas, and Mindanao po yan. Okay, check nyo na lang kung saan dyan yung area nyo at yung inyong lugar. Updated po yan, ha? September 2024. Okay, so ano naman ang mga requirements ng national ID? Pwede natin gamitin ang Philippine passport na issued ng DFA. And then, pangalawa, yung Unified ID, yung galing sa SS o kaya GSIS. Pwede rin po yun sa SSS ID. And then, student license permit, driving license po yan. Pwede rin po yan. And then, PSA issued birth certificate. Okay? So, yan po yung mga kailangan para makapag-apply. Anong kailangan natin gawin after na nakapag-prepare na tayo ng mga requirements? So, unang-una, pwede tayong pumunta na sa PhilSys Registration Center, yung mga list na pinakita ko sa inyo kanina, punta lang kayo doon and bring support. Okay? So, para malaman nyo yung pinakamalapit na PhilSys, i-type nyo lang ang philsys.gov.ph. Okay? So, hanapin nyo lang yung registration and then click registration. Okay? O kaya lapit kayo sa isang personnel, maturo kayo kung paano ang part process. Okay? So, hindi nyo na kailangan dito na magpa-schedule ng appointment. Wala pong appointment sa kanila. Basta pumunta lang po kayo doon, diretso, at magpa-register. Okay? So, ang delivery naman ay pwedeng physical delivery. And then, pwedeng gamitin nyo yung inyong TRN, yung ibibigay sa inyong papel pag kayo ay nagpa-register. Pwede nyo ipahanap sa, at pwede nyo puntahan sa post office para makuha nyo yung inyong ID o kaya ay ibigay nyo ang inyong personal address at po pwede rin po siyang door. Pagkatapos po noon ay makukuha nyo na national ID. Okay, hanggang dito na lamang po at kung meron pa kayong mga katanungan, i-comment nyo lang po sa baba at sasagutin po natin yan. Huwag nyo lang pong kakalimutan na mag-like, subscribe at hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo sa ating mga future videos. Mula po sa ProMag TV, maraming salamat po and God bless.